Magandang gabi po. Ito po ang ating latest update para nga po dito no sa dalawang bagyo na ating minomonitor. Unahin po muna natin si bagyong Paeng ano, na ngayon nga po ay nasa labas na ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga no, sa ating European Center, ito nga po ay isa ng ganap na typhoon category. Pero ayon po sa ating bagong pag-asa DOST at Joint Typhoon Warning Center, ito po ay nasa Severe Tropical Storm Category pa nga. At ito nga po ay posibleng humina habang lumalapit nga sa may parte ng Hong Kong. At posible pa rin po tayong makaranas dyan no, sa may parte ng Ilocos Region, Extreme Northern Luzon, ng mga pabugso-bugso ng hangin at ng mga isolated rain shower. Maging dito nga po no, sa may parte ng Mindoro Provinces, mararanasan din po natin yung mga biglaang pagbuhos na mahina at katamtamang pag-ulan na may kasama ng mahinang hangin. Sa may Puerto Princesa, Palawan naman at sa Taytay at Bataraza, asahan pa rin po natin yung mga pabugso-bugso ng pag-ulan dahil pa rin po yan no, sa extension ng kaulapan ni Bagyong Paeng. At dumako naman po tayo no, dito sa ating si Bagyong Queenie na ngayon nga po ay mas lumakas pa. No. Ito nga po ay nasa Tropical Storm Category at tinataglay nga po nito yung lakas na aabot na 65 km per hour malapit sa gitna. At may pagbugso po yan ano, na aabot ng 80 km per hour. At ito naman po ay kumikilos sa west-south-westward sa bilis na 25 km per hour. Ayon naman sa ating mga forecast track prediction, ito nga po ay posibleng humina no, bago nga ito lumapit sa may parte ng kalupaan ng Mindanao. Dumako po tayo sa ating advanced weather forecast. Ayon nga po no, sa ating advanced weather forecast by tomorrow, sa tropical storm pa rin itong si Bagyong Queenie. At pagdating naman po ng November 2, no? By November 2, ito nga po ay posibleng mag-downgrade na. At pagdating ng November 3, ito nga po as low pressure area na lamang po siya. Nandito po yan sa may malapit sa landmass ng Mindanao. At pagdating ng November 4, asahan nga po natin na magdadala ito ng pag-ulan sa may parte ng Mindanao at posible na rin po itong malusaw. By November 5 nga po, asahan pa rin po natin na makakaranas tayo ng mga pulupulong pag-ulan. Pagdating ng November 6, makikita natin no, wala pa naman po ang posibleng sama ng panahon na nabubuo. At pagdating naman ng November 7, magiging maayos pa rin ang lagay ng panahon. Asahan pa rin po natin ano, yung may pabugso-bugso ng hangin at ng mga isolated rain shower. By November 8 and 9, makikita nga po natin ano, magkakaroon tayo ng possible low pressure area ulit dito nga po sa may eastern section ng Mindanao. Ito naman po yung ating imomonitor sa mga susunod na oras. Again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan dahil nga ang ating bagyo is unpredictable po yan dahil bawat oras o minuto marami pong posibilidad na magbago sa ating mga minomonitor. Kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para nga po sa mga posibilidad na senaryo ng ating mga minomonitor na sama ng panahon. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people.